Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, May 31, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Unang kaso ng pagkamatay dahil sa pag-vape na itala sa Pilipinas ayon sa DOH. Wala pong community transmission na nangyari. Sakit na tuberculosis, kumpirmado sa Pasay City Jail. Pero bilang ng kaso, 18 lang at hindi 400 ayon sa BJMP. Mga mangingisdang Pinoy na lumahok sa fishing expedition para tutulan ang fishing ban ng China. Nakabalik na sa Zambales matapos sagupain ang malalaking alon. This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge. Sa ibayong balita, ex-US President Donald Trump hinatulang guilty ng New York jury sa 34 counts ng felony. At sa ating balitang showbiz, K-pop singer IU nasa bansa na para sa sold-out concert bukas sa Philippine Arena. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Isang babala sa mga mahilig mag-vape. Kinumpirma ng DOH ang kauna-unahang kaso ng pagkamatay sa Pilipinas, bunsod ng E-Valley, o ang sakit na nakukuha dahil sa paggamit ng vape. Ayon sa mga eksperto, nagkadikit-dikit ang loob ng baga ng pasyente, bunsod ng mga kemikal mula sa e-cigarette. Alamin ang detalye sa balitang A to Z ni Ian Maghanon. Mahilig sa sports, walang COVID-19 at wala ring ibang sakit ang isang 22 anyos na binata mula Laguna nang isugod sa Philippine General Hospital noong nakaraang taon. Sa kasawiang palad, nasawi ang binata dahil sa atake sa puso. Ang itinuturong dahilan, ang 2 taon na niyang bisyo sa pag-vape. Pumunta sa PGH kasi sumisikit ang dibdib, tapos may ubo. Pagkita sa lungs niya, puti, no? So pwede nating sabihin parang nabura yung clear lungs niya kasi binara nung mga vape chemicals na ka-induce ng pamamaga at saka yung tinatawag na inflammation. Yung ding vape na yon ang naging cause para maging barado ang mga ugat sa kanyang heart. Ito ang itunuturing na kauna-unahang vape-related death sa Pilipinas bunsod ng umuusbong na sakit na E-Valley. Ang E-Valley o e-cigarette or vaping use associated lung injury ay ang pagkakaroon ng matinding pamamaga at pinsala sa baga. Inuugnay rin ito sa pagtaas ng risk sa heart attack at stroke. Kasi pag pumasok yung mga kemikal na nandoon sa vape, naninigas yung mga paligid ng mga ugat na ito. Ngayon, nanigas sila at nabarahan ang dugo ay hindi nakarating sa puso. Sa kabuuan, 6 na ang mga kabataang tinamaan ng E-Valley sa bansa. 2 dito ay under observation pa. Babala na mga eksperto, posibleng dumami pa ang kaso ng E-Valley sa mga susunod pang taon. For a child who wants to experiment with flavors, device, and being cool and being accepted by peers, hindi niya nalalaman, dumadami ang kanyang nalalanghap at the expense of his developing body and developing brain. Ang problema, tila binabaliwala lang ng kabataan ngayon ang banta ng pag-vape sa kalusugan. Kunyari po, may problema ka, tapos stress ka, hipak-hipak ka lang ng Yossi, tapos maya-maya, madyan na naman yung stress mo, tapos isindi ka ulit. Ganun, pahinga, ganun. Tulad po ngayon, naghihintay ako, nagbe-vape ako. Ayon sa vape law, tanging edad 18 anyos pataas ang mga pinapayagang makabili ng vape. Pero ayon sa Global Youth Tobacco Survey, tinatayang 14% ng mga Pinoy edad 13 hanggang 15 anyos ang nagve-vape na. Laganap siya, nakita niyo naman yung mga reports, and can you imagine a generation of children now addicted to products that are very harmful na nakakamatay pa. Sa ngayon, nagkakasana ang Senado ng pagdinig upang matutukan ang issue habang tuloy-tuloy naman ang kampanya ng ilang health advocate upang palakasin pa ang batas at palawakin ang kaalaman na ang pag-vape ay may dalaring banta sa kalusugan. Very young, sana productive, gawa lang ng vape, rest in peace na siya. At yan ang aming panawagan for this World No Tobacco Day. We have to protect our young. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.
18 lang at hindi 400. Yan ang paglilinaw ngayon ng Bureau of Jail Management and Penology matapos kumalat ang balitang daang-daang bilanggo ng Pasay City Jail ang nagpositibo sa sakit na tuberculosis. Ikinababahala pa rin naman ito ng Commission on Human Rights pero ayon sa otoridad, tutok sila sa sitwasyon ng mga may sakit. May balitang A to Z si Kim Salinas. Binasag ng Bureau of Jail and Management and Penology ang pumutok na balita kamakailan na nasa 400 persons deprived of liberty sa Pasay City Jail ang nagpositibo sa sakit na tuberculosis. Wala pong community transmission na nangyari. 18 lamang po o 18 ang positive sa tuberculosis. Bagaman yung naibalita po ay nasa 400, ito po ay mga presumptive o yung na-detect natin. Giit pa ng BJMP, 1,100 na PDL ngayon na nakakulong sa Pasay. Lahat po sila pinag-undergo natin ng TB mass screening. Sa kabila nito, patuloy namang umaaray ang Commission on Human Rights hinggil sa kondisyon ng PDLs. Imagine congested talaga sila. So kung may isang magkakasakit doon, madaling mahawa ang iba. Kaya po patuloy namin pinaiigting, dapat pinapaiigting po ng BJMP ang pangangalaga ng kalusugan ng mga PDL doon at paghihiwalay ng mga PDL na may sakit. Inilipat naman na ang 18 PDL sa Metro Manila District Jail Satellite Treatment Center sa loob ng Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Isa na rito si Alias Rod. Hindi naman po gano'ng ubo. Medyo lang ubo. Pero okay na po pakiramdam ko. May nakarang araw po, nilagnat po ako. Pero sa panandalian lang po. Wala naman daw kasi magawa sa ngayon ng BJMP dahil maliit lang ang kanilang pasilidad. Ang kanyang congestion rate ay nasa 900%. So hindi po siya standard. Masasabi natin siksikan din yung Pasay City Jail. Malaki na po ang naibawas. Galing po yun sa almost 1,300 ang nakakulong dyan dati. Starting of this year at inunti-unti po nilang bawasan, nasa 1,100 na ngayon. Gayunpaman, mahigpit naman daw tinututukan ang kondisyon ng mga nagpositibo, lalo't nagmo-monitor dito ang Department of Health hanggang tuluyang gumaling ang mga pasyente. We will classify the patient if it is drug resistant or this is yung 6 months treatment ka lang. So there they will be isolated for 2 months. Ang paggamutan naman dito, sir, is tutok gamutan yung tawag namin. Ibig sabihin, you drink your medicines in front of a nurse. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Mga ka-A to Z, kakatapos nga lang ng nagdaang bagyong Aghon. Pero parang ang weather di pa makaget over dahil may panibagong sama na naman po ng panahon na namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, may tropical depression o mahinang bagyo sa labas ng PAR. May layong 1,090 kilometers sa kanlurang bahagi ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas na 55 kilometers kada oras at pagbugsong aabot sa 65 kph. Samantala, don't get wet naman ang peg dahil dulot naman po ng easterlies ang mga nararanasang pag-ulan sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Kaugnay niya na may gamit na ang mga silong sa ilalim ng mga flyover lalo na ngayong rainy season dahil target ng Metro Manila Development Authority na isa ilalim sa rehabilitasyon ang mga lay-by area sa ilalim ng flyover sa kahabaan ng EDSA. Yan ay para mapakinabangan ng mga siklista at motorista lalo na ngayong maulan. Sa isinagawang inspeksyon ng MMDA at ilang kongresista sa ilalim ng Quezon Avenue flyover ngayong Biyernes, pinaplano nilang lagyan ng angkas repair shops ang mga ilalim ng flyover. Lalagyan nila ang mga ito ng CCTV para matiyak na walang mananamantala sa mga libreng tools na magagamit ng mga motorista. Sakaling maging operational, magiging bukas ito araw-araw mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Target simula ng paglalagay ng repair shops pagsapit ng Hulyo. Sinalubong ng dambuhalang mga alon ang mga mangingisdang nagsasagawa ng fishing expedition sa Masinloc, Zambales. Gayunpaman, maayos pa rin silang nakabalik mula sa kanilang misyon na ihayag ang pagtutol sa anilay militarisasyon ng China sa West Philippine Sea mula sa Zambales. May balitang A to Z si Ace Cruz.
Hindi pa man nakakalayo maliit na bangkang pangisda na nasa 20 mangisda sa Masinloc sa Zambales para sa 24-hour fishing expedition sa West Philippine Sea. Sinalubong na sila ng malaking alon. Kaya sa halip na pumalaot ng 30 nautical miles, nagdesisyon ang mga mangisda na huwag nang gaanong lumayo pa. Kasi nung mga 10 miles pa lang kami, simula dito, medyo lumalaki na yung alon tsaka yung hampas ng hangin. So nag-stay na lang kami sa 7. Hindi man nakapalaot sa layong inaasahan, itinuloy ng mga mangisda ang panguhuli ng isda sa pamamagitan ng pangangawil. May huli pa rin naman kami kahit dito sa tabi, kaya lang hindi ganun sa ini-inspect namin na mahuhuli. Paraan-an nila, ang ginawang 24-hour fishing expedition para ipamukha sa China ang pagkontra sa pagkapatupad ng 4 na buwang fishing ban sa exclusive economic zone at ang pag-aresto sa Manoy trespassers sa inaangking teritoryo ng China. Nakakalungkot lang kasi siyempre, yan na yung namulatan naming pangkabuhayan namin. Na sana naman, huwag tayong harasin o kung ano man ang sasabihin sa atin dahil sa atin naman talaga yan. Wala namang namata ang barko ng Chinese Coast Guard na bumuntot sa mga bangka sa mga mangisdang Pinoy sa kasagsagan ekspedisyon. Sa kabila ng mapapait na karanasan ng mga mangisda sa pagpalaot mula na maging agresibo ang China, hindi anila sila patitinag lalo't mas takot sila na magutom ang kanilang pamilya. Mag-aalas sa isang Biyernes na umaga nang makabalik sa Masinloc Zambales ang mga mangingisda. Sinalubong sila ng ilang mambabatas na makabayan block na napansin ang kakaunting huli kaya't may panawagan sila sa gobyerno ngayong mismong araw ng National Fisher Fox Day. Kailangan pa talaga ng sapat na suporta ng gobyerno sa ating mga mangingisda, lalong-lalo na no yung kanilang halimbawa yung kanilang mga bangka na napakaliliit na hindi pwedeng sumabak doon sa mga malalaking alon. Dapat nating labanan ito at ipaglaban natin na dapat lahat ng mga bansa na merong stake dito sa West Philippine Sea ay makamalayang makapangisda. Itinuturing pa rin ng mga mangisda na matagumpay ang idinaos na fishing expedition at iginiit na ipagpapatuloy ang malayang pangisda bilang paninindigan laban sa pag-angkin ng China. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz, Masinloc, Zambales. ₱10 milyong ang pabuya. Yan ang alok ni Cavite Governor John Vic Remulla sa sinumang makapagpapatunay na sila umano ang protektor ng mga illegal na Philippine Offshore Gaming Operations o POGO sa bansa. Ito'y matapos kumalat sa social media ang pagkakaugnay umano ng pamilyang Remulla sa operasyon ng POGO dahil naging POGO hub na ang dating kinatitirikang Island Cove kung saan sila ang nagmamay-ari nito. Ikinababahala naman ng publiko ang pagdami umano ng mga Chinese national na umabot na raw sa 20,000 hanggang 50,000. Matatanda ang 2018, tumanggi ang pamilya Remulla na magbigay ng detalye sa naging bentahan ng kanilang resort. Sa iba pang balita, abiso sa mga motorista at super, may nakaambang na dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, asahan ang tapya sa presyo na 60 hanggang 90 centavos sa kada litro ng gasolina. May dagdag naman na aabot sa 60 centavos sa kada litro ng diesel, habang halos piso naman ang pwedeng bawas sa kada litro ng kerosene. Isa rin ba kayo sa naging fan na ngayon ni Miss Universe of Philippines 2024, Chelsea Manalo? Aba, ay talagang manalo na ang peg niya dahil win na win siya sa pakulo ng isang artist na si Noel Kidlat. Gumawa lang kasi siya ng kakaibang obra. Ang kanyang fan art, hindi tinta ang gamit, kundi masking tape. Pwede pala yan? Umani ito ng saganang papuri mula sa mga netizens. Mabuhay ka, Noel! Susunod, Trump for 2024? Makakatakbo pa ba? Dating US President Donald Trump hinatulang guilty sa New York kaugnay sa pamemeke ng mga dokumento. At laban Pilipinas sa Pangulong Marcos sa Singapore, ipinangakong pangangalagaan ng teritoryo ng bansa. Huwag kayong bibitiw dahil ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balita A to Z. We'll be right back.
Hinatulan ng guilty ng jury sa New York si dating US President Donald Trump sa 34 na criminal counts kaugnay sa pamimiki ng mga dokumento. Isa sa nagdiin kay Trump ay ang isang adult film star na kanyang naka-affair at binayaran upang manahimik bago ang presidential elections noong 2016. Pero ang tanong, makakatakbo pa kaya siya sa pagkapangulo ngayong 2024? May balitang A to Z, si Paul Henson. Real estate billionaire, reality show star, celebrity. Ngayon may bagong katagang ididikit sa pangalang Donald Trump, ang kauna-unahang pangulo ng Amerika na nahatulang kriminal. Matapos ang mahigit 6 na linggong paglilitis sa korte sa New York City, ito ang unanimous verdict ng 12-member jury kay Trump. Guilty sa lahat ng 34 na counts ng krimen o felony. Matapos ang guilty verdict, ito si Trump sa labas ng courtroom, walang bahid ng anumang pagsisisi. This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt. Ang kasong nagdiin kay Trump ay ang kanyang affair sa babaeng ito, si Stormy Daniels, isang adult film star. Sa paglilitis, lumitaw na binayaran ni Trump ng $130,000 si Daniels para manahimik. Ito'y upang hindi maapektuhan ang kampanya ni Trump para sa pagkapangulo noong 2016. Lumabas na pineke ni Trump ang records upang pagtakpan ang iskandalo. Pero makakatakbo pa ba si Trump sa darating na halalan sa Nobyembre? Oo, tingin ng ilang law experts. Batay sa US Constitution, walang nakasaad na bawal kumandidato ang isang convicted felon. This was a rigged, disgraceful trial. The real verdict is going to be November 5th by the people. Ayon sa kampo ni US President Joe Biden, patunay ang guilty verdict na hindi pwedeng lumabag sa batas si Trump nang walang parusa. Gayunpaman, giit sa pahayag, ang tanging pipigil sa pagbabalik ni Trump sa White House ay sa balota. Sa tanong naman kung makukulong ba si Trump o ilalagay lamang sa probation at pagmumultahin, magkakaalaman yan sa pagbaba ng judge ng sentensya kay Trump sa July 11, ilang araw lang bago ang inaasahang nominasyon ni Trump bilang 2024 presidential candidate ng Republican Party. Para sa Balitang A to Z, Paul Henson. Hindi isusuko at pangangalagaan ang teritoryo ng Pilipinas hanggang sa huling pulgada. Ito ang matapang na iginiit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang makasaysayang talumpati ngayong Biyernes ng gabi sa Shangri-La Dialogue sa Singapore, ang itinuturing na numero unong security summit sa Asia. Si Marcos Jr. ang kauna-unahang Filipino leader na nagbigay ng keynote address sa naturang dialogue. Kaharap ang mga punong ministro, gayon din ang defense at security officials mula sa 40 bansa, iniangat ni Marcos ang UNCLOS at Arbitral Award na siyang legal na basehan ng teritoryo ng bansa, partikular na sa West Philippine Sea. Kasabay nito, muli niyang ipinagtibay ang commitment ng Pilipinas para pangalagaan ang pandaigdigang kapayapaan. Pero ayon kay Marcos, para makamit ang kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon, pinakamahalaga pa rin ang pagsunod sa rules-based order nang sa gayon ay mapanatili ang katatagan. The life-giving waters of the West Philippine Sea flow in the blood of every Filipino. We cannot allow anyone to detach it from the totality of the maritime domain that renders our nation whole. Samantala, sa question and answer forum, kasunod ang talumpati ni Marcos, tuwirang sinagot ni PBBM ang patungkol sa pangaharas ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Tulad na lang ng makailang ulit ng water cannon attacks na siyang nag-iwan ng pinsala sa mga barko ng Pinas. Sa tanong kung ano nga ba ang mangyayari kung sakaling may masawing Pilipino sa ganitong atake. Ayon kay Marcos, If a Filipino citizen is killed by a willful act, that is, I think, very, very close to what we define as an act of war. And therefore, we will respond accordingly. And our treaty partners, I believe, also hold that same standard. Is that a red line? Almost certainly it's going to be a red line. Yeah.
Isang mabuting tao yan ang apela sa publiko ng suspect sa road rage incident sa EDSA Ayala Tunnel sa Makati City na si Raymond Yu matapos sumailalim sa isinagawang online inquest proceeding. Anya, huwag sana siyang huhusgahan dahil isa raw siyang mabuting tao. Masinsin ang tinanong ng suspect patungkol sa insidente sa isang closed-door conference room sa headquarters ng Makati City Police kung saan humarap si Yu sa Makati City Prosecutor, sa investigador at sa mga nagre-reklamo. Samantala, murder naman ang inihaing kaso ng mga biktima laban sa suspect at posible rin siyang makasuhan ng paglabag sa RA 10591 dahil wala itong permit to carry kung saan naganap ang insidente. Matatandaang naaresto si Yu noong May 29 dahil sa kanyang pagpamamaril sa isang senior citizen na driver noong May 28. Mabuti po tayong tao, hindi po tayong masama. So, yun po, nakikiusap lang po ako sa mga tao na huwag naman kusgahan po tayo. Peke pa more, dumarami ang pagbebenta online ng mga pekeng overseas employment certificates o OEC na ginagamit ng mga paalis ng mga OFW. Ito ay matapos maaresto ng Bureau of Immigration ang dalawang Pinoy na patungo sana sa ibang bansa para magtrabaho. Pero napag-alaman na peke pala ang kanilang certificate at binili online. Ayon sa ahensya, stricto sila sa pag-inspeksyon ng mga dokumento bago payagang makalabas ng immigration. No din sa mga pagbebenta at pagbili ng mga peking dokumento. Paalala ng BI, careful po dapat tayo at i-verify mabuti ang mga pinoprosesong papeles. Modus na ito, dati na po natin itong nakikita. Ngayon po, nakikita lang natin na medyo parang mayroong resurgence ng modus na ito, mostly because of social media. Dahil may mga nagbebenta online on Facebook, on TikTok even, mas madalas po doon sa WhatsApp, yung mga social messaging applications. Hindi papatalo, yan ang muling pinatunayan ngayon ng Filipino pole vaulter na si EJ Obiena matapos masungkit ang silver medal sa 2024 Oslo Bislett Games Wanda Diamond League. Tagumpay si Obiena sa 5.72 meters sa men's pole vault. Tayo sila sa pwesto ng Greece pole vaulter na si Emmanuel Karalis. Malaking achievement ito kay Obiena dahil nakapodium finish siya kahit na nabali ang pole na ginagamit niya. Muling sasabag sa kompetisyon si Obiena sa Sweden sa susunod na linggo bago ang puspusang paghahanda at pag-ensayo para sa 2024 Paris Summer Olympics. So, diba? Go EJ! Sa aming pagbabalik, ang layo mo na te, panoorin ang exciting na basag palayok game kung saan kabilang ibayo na po ang narating ng player. At may something nga ba? Richard Gutierrez at Barbie Imperial, ilang beses raw na mataang magkasama. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Para sa mga K-pop fans, dahil dumating na sa Pilipinas ang K-pop soloist na si IU para sa sold-out concert niya sa Philippine Arena. Bukas na po yan para sa kanyang 2024 World Tour. Samantala, usap-usapan naman ngayon sa social media ang mga aktor na sina Richard Gutierrez at Barbie Imperial matapos dalawang beses na naispatang magkasama. At ano to, 2018 Miss Universe Catriona Gray, bakit nga ba absent sa 40th birthday celebration ng fiance na si Sam Milby? Ang lahat ng chika sa Balitang A to Z Showbiz ni Ray Garcia. Welcome to the Philippines, IU! Yan ang mainit na salubong ng fans sa NAIA, Webes ng gabi nang magbalik bansa ang South Korean K-pop star para sa kanyang concert ngayong weekend. Di magkamaliw ang fans sa excitement makita ang kanilang idol. Halos 5 taon na rin kasi nang huling bumisita si IU sa Pilipinas taong 2019. Nasa bansa si IU para sa kanyang Hear H World Tour concert na gaganapin sa Sabado, June 1 sa Philippine Arena.
Samantala, nakamove on na nga ba si Richard Gutierrez matapos maghiwalay sa asawang si Sara Labati noong 2023? Yan ang usap-usapan ngayon sa social media. Naispatan kasi ng isang netizen sa South Korea ang isang couple na kamukha ni Richard. Nakamukha ang isang babae na kamukha naman ng aktres na si Barbie Imperial. Nasundan pa ito ng IG post ni Barbie habang nagji-gym kung saan kita sa background ang lalaki na kamukha ng aktor. Wala pang kumpirmasyon o denial ang dalawa ukol sa rumored romance. Pero kung may umuugong na new relationship, may balita rin ngayon na umano'y hiwalayan. Napapatanong kasi ang netizen kung bakit wala si Catriona Grace sa 40th birthday party photos ng fiancé na si Sam Milby. Lalo tuloy lumakas ang duda ng madla. Kung wala na nga ba talagang kasalang magaganap? Kapansin-pansin din kasing tinanggal na ni Kat ang photos ng engagement nila ng aktor. Gayunpaman, present pa rin si Sam sa IG feed ni Kat dahil andun pa rin ang group photos ng dalawa kasama ang ibang mga celebrities mula 2023. Ano na nga kaya ang totoong score ng mga celebrities relationship na yan? Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Layo ng narating ni ate. Tila wala na nga ang nagawa ang contestant ng basag palayok na ito. Ikaw ba naman? Halo-halo na kasi ang naririnig mo habang nakapiring, kaya di mo na malayan. Ang layo na pala ng target at hindi na ang winning palayok. Panoorin. At least malayo ang narating niya. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya, ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa, at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa clinical social worker at therapist na si Kara Allen. Ang kanyang paalala, hindi sakripisyo ang pagtigil sa paninigarilyo, bagkus maituturing na regalo ito sa iyong sarili. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mula, kung maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Ingat at happy weekend po!